Ayun, magandang umaga sa inyo mga kalapatids. So, update lang tayo doon sa ginawa nating probiotics nung nakaraang araw, ano? So, eto siya ngayon. Ayan. So, matigas na itong battle ng ano, ng tubig, oh. So, bubuksan natin, ano? Malamang to, may laman ng hangin sa loob. Pero araw-araw ko siyang binubuksan. Para nga hindi pumutok. Kasi hindi ko nilagyan ng ano, ng butas. Hindi ko nalagyan. So, eto siya. Hindi ko pa siya nalalagyan ng honeybee. Pero mas maganda talaga may honeybee siya mga kalapatids. Kaya naghahanap ako. May isang araw, nagpunta ako sa palengke. May nakita ako naglalako. May dala siyang ano, timba. Naalala niya sa sinabi ko. Yung meron silang dalang nest ng bee. So yung pinopront nila sa mga tao na sa ganun makabenta sila. Then wala silang free sample. So modus. Tsaka yung isang ganito, siguro maliit na ng konti dito, nakakahalagang 100. Kaya magtataka ka, murang masyado kung purong honeybee yun. So wala nga silang dalang sample. Gusto kong subukan. Then gusto kong amuyin. So wala siyang sample na dala. Kaya hindi ako bumili. So modus yun pagka ganun. Okay, so ito buksan natin. Ayan o. So may hangin na siya. So kung sa amoy naman niya, amoy saging, mabango. Amoy mulas eh, amoy Yakult. So ano to? Ibig sabihin nun, maganda yung pagkakagawa natin, yung prosesong ginawa natin, ano? Kasi kung amoy bulok to, eh sigurado, hindi maganda yung pagkakagawa natin. Base yon sa experience ko, ha? Sa mga ginawa ko nung mga nakaraang buwan. So, yun yung na-experience ko sa paggawa nitong probiotics na to. So, masasabi natin subok ko naman na dahil pinapainom ko naman talaga ito sa mga ibong ko, ano? So, yun nga. Yung nakaraang south, diba? Sinama natin siya sa conditioning. So, okay naman. So, yung probiotics, hindi nakakabilis ng ibon to. Hindi nakakatalino. Nakakaano lang to. Dagdag condition sa kanila. Ayan. So, balik natin takip. Tsaka natin na yun uli. I-shake. Sa ganun, ma-mix. Mix mabuti. So ayan. Then nagpakawala na ako ng mga pang NDR ko. So nakakawala na yung anim ano sa sham. Napapakawalan ko na yon. So rumuruting na dito. Then yung dalawa doon medyo gumagabay-gabay pa sa yero. Pero ayun nga. Naunti-unti nating ano, nasasanay. So maya-maya mga bandang alas 9 papakainin na natin. So nakahanda na ito. Handa na yung pagkain nila para mamaya pagbaba tatawagin natin. So hindi ko sila masyadong binubusog. Nasa ganun eh madali silang pumasok pag kinawag natin. So kung nakikita nyo bakit merong garlic oil dito, yung ginawa kong garlic oil. Then brewer yeast. So yung mga breeder binigyan ko. Nasa ganun eh lalo silang ano, makondisyon dahil nga preparing na tayo ng south breeding ano. So binigyan ko sila ngayong araw na ito. Ayan. So kita nyo kung naalala nyo, ito yung garlic oil nga ginawa natin. So konti pala ibawas nya. Hindi naman kailangan marami eh. Mabasa lang sya para dumikit lang yung brewer yeast. Ayan. So hindi ko pinapakita yung ano, label. Hindi kasi sponsored to. Hey. Eh mga kalapatids, meron tayong lock visit tulay brown. So napababa ng mga pang summer. Medyo young bird pa siya. Parang payat. Ayan, kulay blue yung ring. Kita nyo. So mukhang bababa, nagugutom. Pang winter natin yan eh. So pansin nyo rin ba, mahirap talaga magturo ng
mga young bird, merong makukulit, meron namang hindi ano. So, hindi natin sila matawag ng ganong kabilis dahil nga medyo bata pa. So, ito, nagugutom na. Yung dalawa pumasok na, pero yung apat andun pa sa taas. So, tinatawag ko, di ko matawag. So, napila yung isa ko, yun o. Kung nakikita nyo, kung lumakad siya, ika-ika. So, naipit siguro. Kaya, wala nang problema. Yung mga second batch na lang yung iniintindi ko dito. So, munti-unti, makakahabol pa to. Maaga pa. Naalala nyo? Nung nakaraang south, so, nahuli ko, di ba? Sabi ng mga ilang kalapatid, late na raw ako. Pero, kita nyo, nag-overall pa rin. So, wala yan sa ano. Kung nahuli ka man o hindi. Huwag naman masyadong huling-huli. Pero, ang sinasabi ko dito, kailangan mo magsipag. Kailangan matyaga ka. Lalo na sa training. Okay, tatawagin pa natin iba. So ayos, ayan pumasok na sila. So unti-unti natin nasasana, ayan o. Alright. Moments later, more moments later. So ayan mga kalapatid, sa lalagyan ko na ng ano, nest bowl itong i-breed natin na to, naka-breed. So nagpares na nga sila ni Huskin Van Reel tsaka ni Andre Litar. So pasok-sok to sa atin nung sa nating kalapatids from Korea. So lalagyan ko na ng paso dahil mga ilang araw na lang iitlog na to. So check na lang natin. Okay. So ito, tingnan nyo. Naisa lang natin si Huskin Van Reel tsaka si Andre Litar. So para mabilis tayo makapagpadami ng lahi nila, so gagawa tayo ng sitter. So ito, condition na rin to. So sa totoo lang, maganda rin yung line nito. Pero kailangan natin siyang gawing sitter muna, ano? So pagka umitlog na sila Huskin Van Reel, so ililipat natin dito. So kailangan timing. Okay? And then pagka umitlog na naman sa susunod, so sila na sila Huskin Van Reel na yung mag ano noon, naghahalimhem. So bali dalawa yung mapipisa, ano? Sa linyada nila, bali dalawang ano? Dalawang pares agad ang makukuha natin. So ito nga, ito yung tack. So lalagay ko na dito sa breederen. And then ito naman yung hen na gagamitin nating sitter, kapares nga nung kak na inilagay ko doon sa breederan. So napurga ko na din. So antibiotic, na flushing na nga. So ready to breed na uli. Okay, so lagyan na natin. Sigurado magpapares to. So ayun mga kalapatids. So dati na silang magkapares, kaya mabilis na lang natin silang pagpaparesin ulit ngayon. So saktong-sakto 'yan. Pag umitlog sila Huskin Van Reel, so diyan natin ilalagay yung itlog nila. Alright. So ayun mga kalapatids, tagulan na talaga, so ang ulan ngayon dito sa amin sa San Leonardo Nueva Ecija. So ala, ganun talaga eh. So malapit na winter, sana matapos na 'tong COVID na 'to, no? Nasa ganun eh, makapaglaro na tayo, then maging normal na 'tong lahat na 'to, no? Mga sitwasyon na ito sa atin sa bansa, ano? Okay, so babatiin ko na muna yung mga nagpapabati. So binabati ko si Abanir Aguilar, kay Nelvin Leonor Esquivel, kay Brian Soriano from London, kay Erwin Reyes, Jers Negrete, kay Charles Bagillo, Greg Bukay, and Patrick Aaron Granadino, ayan, kay Judy OFW from Qatar, hello po dyan sa mga kalapatid sa Qatar, kay Joyce Duane, ayan, kay Paul Allison Garcia, kay Bagito Love TV,
kay Roy Gibby Skywalker TV ng Dubai UAE. So doon nga pala sa mga kalapatids ko dyan na taga Nueva Ecija. So pasensya na kayo kung hindi ko ina-accept yung invite nyo sa akin sa ano ba yun? Rambulan eh. Online rambulan ba yun dito? May page sila eh. So pasensya na kayo kung hindi ko ina-accept. Ayoko lang ma-stress. Ayoko kong may kaaway. Yun nga. So wala tayong mapapala dyan. Unang-una wala tayong mapapala. Pangalawa, may stress ka lang dyan sa mga sinasabi ng mga kalapatids din. Pangatlo, magiging personal yan. Baka mag-away pa kayo kung saan kayo magkita eh. Bigla kayong magsapakan, ano? So, wala may dudulot sa atin ng maganda yan. Lubayan nyo na yan. Puro kayo patsyadahan. So, mag-enjoy na lang tayo sa laro na to. Shoutout sa inyo dyan lahat. Maraming salamat.